Good day, everyone. Today we're going to talk about Literature 102, ASEAN Literature. So, this is the very first discussion that we're going to have in the subject. Literature, ASEAN Literature. So, literature has no boundaries. It is from anywhere, anytime, and any age. Now, for this lesson, for this course, it tries to bind together people and culture of ASEAN countries in the hope that this becomes an instrument to orient people of the diversity and similarities of member countries. Now, when you hear the word ASEAN, ASEAN countries, so of course we're going to talk about some of the great literary pieces of or in the ASEAN countries, okay, like in the Philippines, Vietnam, Brunei, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Singapore, Indonesia, and Malaysia. So each country showcases important pieces of literature. Now, there is what we call after reading activities. Okay? So for this course, there is what we call after reading activities, in which it does not only deal with the reader's understanding but also analyzing to figure out matters on cultures, values, and craftsmanship of the authors. So this makes use of the reader's higher order thinking skills, which may help them in dealing with various situations. Alright? So now, ASEAN Literature, Discovering Identity Amidst Diversity. So our very first main topic one is that we're going to focus in the Philippines or on the Philippine literature. Alright, so let's proceed to the content of this lesson. Si Mabuti ni Genoveva Edrosa Matute. So ito, kung mapapansin nyo, no, ay kumbaga maraming mga istorya nating dadaanan. Some of the great story for that kung anumang particular country na binabanggit, ano? Ngayon ang mga napili, isa na rito sa Pilipinas, ano? Si Mabuti daw, ano, yung title. Ngayon mapapaisip tayo. Ay itong mga sabihin na natin kwentong ito ay nadaanan nyo na, no, nung high school pa lamang. Pero this time, ay mas bibigyan natin ng malalim na pag-aanalisa. Okay? Mga istorya na ito at kumbaga different activities, no, related to this story. Okay? Now, bago tayo dumako sa mismong istorya, kung makikita natin, ito actually ay summary lamang. Okay? Sinummarize na natin, ano, or kinuhanan natin ng summary, ano, yung istoryang si Mabuti. Pero, required na basahin nyo muna yung buo, ano, na istorya. So, mababasa nyo siya, nakalagay naman sa link description below, or sa mismong katabi ng videong ito, ay makikita nyo yung copy ng istorya na buo ng about kay sa istorya na si Mabuti ni Genoveva Edrosa Matute. Alright? Now, bago natin basahin yung kwento na sabihin na natin ito summary lang, then una, pagkatapos natin mabasa ang summary, so as much as possible, syempre, basahin natin yung buong kwento. Or bago natin basahin or bigyan pansin ang summary, ay basahin nyo muna yung buong kwento na nakalagay sa description below or sa katabi ng video ito. Okay? So para maganda yung sequence. Now, Genoveva Edrosa Matute. Atin munang ipakilala saglit, ano, kung sino itong si Genoveva. So, nakalagay dyan, atin munang basahin. So, isinilang siya noong ika-30 ng Enero, 1915. Si Genoveva Edrosa Matute ay isang tanyang na kwentista sa wikang Filipino. So, meaning to say, manunulat siya ng mga short story. Okay, mga story, ano. So, ayan, kwentista. So, mahilig magkwento, siyempre. Siya ay nagturo sa loob ng 46 na taon at nagretiro bilang
dekana ng dalubhasang normal ng Pilipinas. So, ano niya, focus niya, eh, siyempre, yung mga Filipino literature, okay? Filipino language, okay? Mga ganun. So, related sa kanyang course, siyempre, yon. So, Philippine Normal University siya, pumasok, ano? At, nagretiro, I mean. So, nagretiro siya bilang teacher, okay? So, sa Philippine Normal University. So, 46 na taon daw siya doon. Now, si Edrosa Matute, ang nagtamo ng kauna-unahang gawad palangka para sa maikling kwento noong 1951 para sa kanyang Katang Kwento ni Mabuti. So, ang kanyang kauna-unahang award, yung kanyang naisulat na si Mabuti. Okay? Yan, yung ating bibigyan ng pansin ngayon. Ganyan din, siya ay ginawaran ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ng gawad CCP para sa sining noong 1992. Pumanaw si Edrosa Matute noong 21 ng Marso 2009 sa edad na 94. Okay? So, ayan. So, ayan lang naman yung parang sabihin na nating highlight ano ng kanyang buhay bilang manunulat, bilang nagkaroon ng ambag sa Philippine literature. Okay, now na nalaman na natin ano yung sabihin na nating idea kung sino ito si Genevieve Matute, ay ating basahin na nang tuluyan yung istorya ano na si Mabuti. Ito, kagaya na sabi ko, ito ay summarize lang ano ng istorya. Basahin lang natin nang mabilis. So ito nakalagay diyan. Si Mabuti ay isang ordinaryong guru lamang, pero siya ay tinatawag na Mabuti ng kanyang mga estudyante dahil palagi itong bukang bibig. Pero kahit na sa labas ay malakas siya at parang walang problema ano, outward. So, makikita mong malakas siya, no? Walang problema. Malaki pala ang hinaharap nito sa loob. Kumbaga, no? May tinatagong problema. Kumbaga, sa labas, makikita mo masaya, parang walang problema or what, ano? O kung konti ang problema. Pero sa tunay pala, sa kaloob-looban, maraming problema. So, isang araw, pumunta si Mabuti sa silidaralan niya para umiyak dahil sa bigat ng kanyang problema. Siya ay nakita ng kanyang estudyanteng si Fe. Sila ay nagkwentuhan at doon ni Fe nalaman ang totoong nangyayari sa guru niyang si Mabuti. Actually, nag-iyakan silang dalawa, no? Kung mababasa natin yung istorya. So, pareho lamang na may problema ang dalawa, ngunit nagkataon lamang na mas mabigat ang napagdadaanan ng kanyang guro. Madalas na ikinukwento ni Mabuti ang tungkol sa kaniyang anak na gusto niyang maging or gusto niyang bigyan ng maayos na buhay at nais niya itong matulad sa kanyang ama na isang manggagamot. Pero, matapos ang ilang araw, nabawian ng buhay ang asawa nito at dito niya nalaman na hindi pala siya ang unang asawa na manggagamot. Pero naunawaan naman niya ang sitwasyong ito. Kaya naman napag-isipan niya na lamang na umiyak sa silid-aralan. So, sa paglipas ng panahon, hindi pa rin malilimutan ni Fe ang larawan ng kanyang guro. Kahit na lumipas na ang mga taon, nananatili sa kanyang puso ang mga payo at aral ng kanyang guro si Mabuti. At itinuturing niya itong isang inspirasyon. Okay, so yan ay summary lang. Anong pakibasa lang ng buong istorya. Okay, let's proceed. Ngayon, ito yung tinatawag nating after reading activities. May mga sasagutan, di ba? So, sa narration, nakalagay dyan, who is telling the story, what point of view is used, why is she telling the story, how is the story told, what technique is used, what do you think if the story is told in another perspective. So, sa alam na magsagot kayo, syempre atin munang sasagutin. So, kumbaga, you will learn by example. Ibig sabihin, siyempre yung pattern ano, kung paano sagutin natin ang mga ganitong bagay ano, sa after reading ng accurately. Kung paano natin sagutin ng accurately. Alright, so bago natin yung sagutin, I discuss ko muna itong mga nakasaad dito. Ano? Nakalagay dito, basahin ko muna, an author uses narrative conventions in writing fictions. They are the technique used by the author in making meaning in the fiction.
This may be particular to the character's development of plot, settings, point of view, or style. So with regard to plot convention, okay, it has a number of techniques. So yan, una munang pag-uusapan daw natin specifically yung plot. Okay, plot convention, dun daw ay may mga technique na tinatawan. So una, nakalagay dyan, these are backstory. Actually, ito naman mga term na ito, yung iba dito ay mga basic. Pero yung iba dito ay uncommon naman, ano? Parang bago sa atin. Katulad nito, mga Chekhov's gun. So, maring bago lang sa inyong pandinig yan. Tsaka itong mga hypodiegesis. Okay? At tsaka itong Deus Ex Machina. Okay. And the rest, yan naman ay alam na naman natin. Alright. Dito sa backstory, tells the events of the story that happened before the present story. So, kumbaga, bago magsimula yung sabihin na natin mismong simula ng istorya. So, una munang bibigyan pansin yung nakaraan. Okay? So, parang ganun. Ang nakaraan. Diba? Kapag nanonood tayo ng telenovela or what, so, nakalagay muna doon ang nakaraan. Okay? So, bago dumako mismo doon sa present story. Yun na yun, ano? Yung sa backstory. Pero ang tinutukoy naman natin dito, yung mga sinulat ng mga narratives. Okay? So, ayan. Anyway, so yun lang naman yun. Madali naman yung intindihan. Next, we have Chekhov's gun. So, ito, Chekhov's gun. Iba sa atin to, siyempre. Nakalagay dyan, tells of an inherent object inserted in the narrative. So, ayan. So, something bago sa atin, yung word na Chekhov's gun. So, pero mamaya, atin na bigyan pansin or emphasis yan, mga ganyan. Adako muna tayo sa next. So, dito, medias res. Narration that starts at the middle of the story. So, from the word itself, medias, median, ano? So, ibig sabihin, yung pinaka-point ng story ay nagsimula na dun sa gitna. For example na lang, yung istorya na si Mabuti. Kung mapapansin nyo, wala nang intro-intro. Hindi na pinakilala kung sino yung karakter sa simula. Kumbaga, diretso na kwento. So, yan. Example yun ng medias res. Narration that starts at the middle of the story. Now, sa narrative hook, ito naman, nasunod. Bagaman hindi naka-highlight, ano? Pero yan, narrative hook, tells a catchy story opening to hook the attention of the readers. So, dito, from the word itself, narrative hook, para sabihin na natin mahatak mo yung readers sa pagbabasa. So, gana rin yan, ano? So that he or she will keep on reading. So, something na masasabi natin, catchy nga, no? Nakalagay niya, catchy story opening to hook the attention of the readers. So, sa simula pa lang na mababasa mo yung storya, kahit nasabihin na natin medyo stress siya, ay makikita mo na something catchy yung story. Something na talagang kakaiba, magkukot ng attention mo, ano? Sabihin na natin, dramatic ba yung pangyayari or what, ano? Ayan, dyan papasok sa narrative hook na sinasabi natin. Okay? So, sige. I think, let's go to the next. Ano ba nakalagay dito? Sa susunod, hypodiegesis. So, nakalagay dyan, tells a story within a story. So, ayan, ano? Tells a story within a story. So, ganare, it pertains to a secondary narrative embedded within the primary narrative. So, a story within a story. Kumbaga, istorya siya na, siyempre, sinulat ng author, pero, yung narrator doon, nagkukwento rin. Story within a story. O, kagaya nung ano, si Mabuti, di ba, yung istorya doon, ay story within a story. So, yan, papasok yun ngayon sa hypodiegesis. Next, we have a Deus Ex Machina. O bagong word din yan, ano? Or bagong term. So, nakalagay dyan, tells a good story character in a bad situation. Ensures characters wins with an unexpected or implausible use to resolve the situation. So, ito na sinasabi natin Deus Ex Machina. Actually,
Sa ibang term, sabi daw, ito daw yung agad from a machine. It is when some new character or event suddenly shows up to solve a seemingly hopeless situation. Meaning to say, akala mo wala ng pag-asa, no? I mean, yung iikot yung istorya na parang hindi na siya madedevelop or I mean, hindi na mareresolve yung kanyang problema. Pero ayun, biglang maaaring may sumulpot na isang character or pangyayari na para masolve yung pinoproblema. Something like that, ano? Kapag sinabi natin, Deus ex machina. From the word Deus ex machina, agad from a machine. Kung itatranslate natin, so kumbaga nagsimula daw sa machine, parang machine lang, ano? Tapos naging God. Something like that, ano? So, ayan. Kung ating literal na i-define. Next, ano bang next na nakalagay dito? Plot twist. Ito, kumbaga hindi na bago sa atin, di ba? Kapag sinabing plot twist. So, surprise ending. So, ito, bigyan lang natin ng konting paliwanag pa, plot twist. So, kumbaga, radical change in the expected direction or outcome of the plot of novel or television or film. Kumbaga, expected mo yung nangyayari, tapos suddenly, biglang nag-iba. Okay? Yung takbo ng pangyayari. Kaya nga, plot twist, ano? So, ayun talaga. Kapag sinabi, kettle sa surprise ending. Doon sa kahuli-huli yan pala, merong something na, kumbaga naging parang iba talaga yung istorya. Nag-iba yung istorya. So, plot twist ang tawag dyan. Anyway, next, we have a poetic justice. Tells a reward to the good characters and punishes the bad characters. So, tinutukoy dito yung equality, kumbaga, di ba? Sa poetic justice. Okay, so, hindi na ito kailangan ng masyadong paliwanag. Pero ang idea nga niyan, an outcome in which vice is punished and virtue rewarded. So, ayun, ano? Ang idea na tinatawag natin dyan. Okay? So, poetic justice. Sige, let's proceed to the next. Cliffhanger. So, cliffhanger tells an abrupt ending which places the main character in a perilous situation with no resolution. So, parang kabaligtaran nung kanina, ano, na merong resolution bigla. Yung sa Deus Ex Machina. Parang kabaligtaran siya ng cliffhanger. So, na sinasabi natin. So, it is a plot device in which a component of a story ends unresolved, usually in a suspenseful or shocking way, in order to compel audiences so to turn the page or return to the story in the next installment. Kasi halimbawa, yung part 1 ay hindi pala na-resolve yung problema, no? Or sabihin na natin episode 1 or episode 2 or what, ano? Sa mga episode na yon ay hindi pala na-resolve yung problema. Then, yung pala, sa mga susunod na episode, saka pa lang. So, basta ang cliffhanger, ang dating niyan ay parang opposite siya ng Deus Ex Machina. Next, we have flashback. Nakalagay dyan, tells an interjected scene of the story that takes it back in time from the current point in the story and often used to tell the events that happened before another important event. So, dito sa flashback na tinatawag natin, so ano ba kapag sinabing flashback? It is a narrative technique of interrupting the chronological sequence of events to interject events of earlier occurrence. So, kumbaga reminiscing the past. Diba, halimbawa dun sa anime na One Piece, ang dami dong mga arc na tinatawag. Ay, kumbaga, binabalikan yung mga past na nangyari. Okay? So, kung kayo nanonood yun. O kahit sa ibang anime or kung ano mga palabas. Diba? Minsan, ang tagal ng flashback bago bumalik dun sa present story. Okay, mga ganun. So, anyway,
tinatawag daw din siya, or sabihin na natin yung early events often take the form of reminiscing. Okay? Reminiscing, ano? Kumbaga, reminiscing the past. So, ayan, flashback ang tawag doon. Okay. So, bago nangyari ang lahat, so, yun muna, yung flashback. Okay. So, next, sa katunayan kasi, pampatagal din yung flashback eh. Kapag nag-create ng story. Okay. Sige, next na tayo. Flash forward. So, kabaligtaran naman siya ng flashback. Tells a scene that takes the narrative to a future time from the current point of the story. So, dito sa flash forward, ay, eto, sariling example natin. Halimbawa, yung mga pangitain. So, yan, pwede siyang pumatak sa flash forward na biglang nagiging makatotohanan ang nangyayari dun sa story. Halimbawa, kapag kayo nanonood ng telenovela or kahit anong movie, tapos may eksena dun na naginip yung karakter, tapos yung panaginip niya, yung pala, ay sabihin na natin, nagtetel ng kung anong mangyayari in the future. So, yun ang tinatawag natin na flash forward. Okay? Kabaligtaran siya ng flashback. Next, ay may tinatawag tayo na foreshadowing. So, dito sa foreshadowing, nakalagay dyan, ano? Indicates or hints something is coming in the latter part of the story. So, ayan. Indicates or hints something is coming in the latter part of the story. So, kumbaga, may mga, ano rin siya, parang, ang idea, may mga pahiwatig or what, ano? Pero iba siya. Ang foreshadowing, halimbawa, dun sa movie pa rin ng One Piece. Diba, may mga karakter dun na nilalabas na parang nagpapahiwatig na yun ay magiging malaking ambag. Halimbawa, yung mga, let's say, for example, si Blackbird, mga ganun. Okay, sa One Piece. At saka yung Joy Boy Bagayon. Kung sino man daw yon. Okay, dun sa One Piece, ha, kung nanonood kayo, makaka-release kayo sa sinasabi ko. So, kumbaga sa foreshadowing, indicates or hints something is coming in the latter part of the story. Hindi natin alam kung ano magiging role nila. Okay, sa latter part of the story. So, pero lumilitaw-litaw, ano? Yung kanilang pagkatao or parang may something big na mangyayari na related sa kanila, no? So, ayun. Na magiging focus ng One Piece, kung anumang episode. Pero hindi pa nilalabas. So, yun ang example sa foreshadowing. Okay? So, ayun lang naman. Alright. Now. So, ito nakalagay dyan, no? Point of view is a narrative convention which tells from whose perspective is the story told. So, meron tayong mga iba't ibang point of view na tinutukoy dyan. So, ayan. Sige, atin munang bigyan pansin nito ha, bago natin sagutin yung sa narration part. Okay, bilisan natin. It may be a character's first-person point of view, third-person narrator, telling the story by an impersonal narrator not affected by story situations, and unreliable narrator telling the story by insincere narrator. So, kapag ka unreliable narrator telling the story by an insincere narrator. Hindi makatotohanan, ano? Yung kanyang pag-narrate. Misleading the readers. Stream of consciousness naman daw, ang tinatawag dyan, ay kapag ka sinabing exposing the character's mind to the readers through his monologues. Yan. Then, kapag ka sinabi naman nating audience surrogate, character who expresses queries, or queries or agitations which are the same question that readers would ask. Ngayon, bigyan muna natin pansin yung mga point of view. Ano? Para yan. Dito sa point of view, meron tayong tinatawag na first person point of view, second person point of view, third person point of view. So, expected na very familiar na kayo doon, pero bigyan lang natin ng parang refresh. Ano? Na, kumbaga, pagbabalik tanaw kung ano yung mga yon. So, kapag ka first-person point of view, ang dating niyan, it is a character in the story dictating events from their perspective using the word my, I,
Halimbawa, kapag ka nababasa mo yung ko, ako, dun sa istorya. So, first, point of view, perspective yan, ano? So, kumbaga, you are experiencing it talaga. So, ngayon, it allows the narrator to give readers their first-hand experience, including what they saw, what they felt, thought, heard, said, and did. So, mismong siya, ano? Siya mismo, yung narrator, ang karakter, masasabi natin. So, yan. Kaya, ginagamit yung mga word ay I, my, mga ganun. Or sa Tagalog, ako or ko. Ngayon, sige, next muna tayo, second person muna. Dito na muna sa second person, ang dating dito, the reader becomes the main character. Addresses or address as you throughout the story and being immersed in the narrative. Kumbaga, mismong ikaw ang kinakausap. Ikaw na reader. So, kapag ka nagbabasa ka, nakalagay doon puro you. Okay? So, second person point of view siya. So, malinaw na ha. So, yun ang ating pagkakaiba between the first and second. Anyway, ang third person point of view naman, the narrator exists outside of the story. So, kumbaga yung narrator, hindi siya included ano, sa istorya. Okay, ang ginagamit naman dito ay he or she or they. Okay, him or her or them. So, ganon. So, kumbaga dito sa third person, so third person omniscient is the most comprehensive view. Kasi nakikita mo lahat. Ibig sabihin, kinukwento mo lang lahat-lahat ng nakikita mo. Something like that. So, hindi ka kabilang dun sa istorya, kundi labas ka na doon. Kaya nga third person. Diba, kapag naririnig natin third party, ibig sabihin, ibang application na siya or ibang ginagamit na siya, no? Ibang sabihin na nating tao, third party, mga ganun, or ibang application, or what? So now, dito sa third person point of view, halimbawa, parang nandating nasa tuktok ng building, ano? Kung magkukwento, and then yung eksena, nakikita mo sa baba, nakakamera ka, halimbawa, tapos, pwede mo siyang i-zoom in, i-zoom out. Something like that, ano? Mga ganun, ang idea ng third person point of view. So, sinasabi rin dito, parang sa illustration, parang naka-GoPro ka daw. Okay? Mga ganun. Anyway, so I hope ating nadidistinguish ang mga pagkakaiba ng mga yan. Sige, next. Dito na tayo, talo na tayo dito sa second paragraph. Another convention is style. There are also a number of techniques under this convention. So, figure of speech like hyperbole. So, ito kung ating i-recall, ano? Ito yung maraming beses na siguro ninyong nadaanan nung high school at or kahit elementary yata. Pero high school pala, no? Ito mga hyperbole. Pagka sinabing hyperbole, kung i-recall lang natin ha, ito yung exaggerated and not to be taken literally. Tapos metonymy, so pagpapalit ng pangalan. Halimbawa, yung pagka sinabing king, so ang pinapalit na pangalan ay crown. Or pagka sinabing crown, ang pinapalit na pangalan ay king. So mga ganun, ano? Metonymy ang tawag. So euphemism naman, paggamit ng something pleasant word. So para mas magandang basahin, mas magandang tingnan, ginagamitan ng tinatawag na euphemism. Ito pa, hapyaw lang natin sinasabi, pero sa ngayon, ganun nga, no? Kasi siguro sa ibang mga discussion natin, mas magiging bibigyan natin ng detalye ito. Bagaman ito ay sabihin na natin na daanan na nyo na, no? Nung high school or what, ano? So ayan, mahalaga rin daw, ano? Naulitin. Anyway, oxymoron. Nakalagay dyan, ano? Sa oxymoron. Sa ating pagkakatanda, ay ang dating nito contradictory or parang opposite yung meaning, di ba? Pag sinabi oxymoron. And many more art style techniques. So yan, nakalagay dito, pathos. Ito bagong salita siguro sa inyo. Pathos or emotional appeal is another style technique used to inspire or pity a character. So ito paglilinaw lang kapag sinabi natin nga pathos.
Kumbaga, ito yung emotional effect of the writer or speaker on the audience. So, halimbawa, yung mga various writing style na ginagamit ng mga writer, ng mga vocal intonation, ng character, or gestures, okay, yung mga ganun. Kumbaga, makikita natin yung emotional feelings, okay, ng character. Base dun sa istorya. So, emotional effect nga eh, okay? So, ngayon, na makaka-relate yung sabihin na nating audience, yung reader. So, yun ang sinasabi natin dyan, ha? Sa pathos. Pathos or emotional appeal is another style, technique, used to inspire or pity a character. So, ayan. Anyway, next, in addition to these techniques, for style are sensory detail, which form mental images of scenes using descriptive words. Ito, bago. Lit word still. Okay, bago siguro sa inyong pandinig yan, nakalagay dyan, which repeats on the purpose the words that usually express a motive or theme important to the story. So, ang dating dito sa lit words still ay repetition of a wording open, ano, with a theme in a narrative to make sure it catches the reader's attention. So, ayun, ang idea, paulit-ulit yung wordings, ano, para na rin, sabihin na natin mabigyan ng emphasis at makatch or sabihin na natin makot yung attention ng readers. Okay, para matandaan ng readers na ganun pala ang gustong ipahiwatig or emphasis dun sa storya na yon na maunawaan namin, ano, bilang reader. So, yun ang gusto pa lang ipahuwatig ng author. So, yung tinatawag natin na let words still. Next, we have dramatic visualization, which presents an object or character with much description or gestures and dialogue, making scenes vivid for the audience. So, ayan, parang kumbaga over na yung pagkakasabihin na nating description ng character or mismong event, okay? Ayan, dyan napapasok sa dramatic visualization. So, ayan ang sinasabi natin. Ngayon, balik tayo dun sa una, sa narration, ano? Sa ating tinutukoy kanina, na dahil na-discuss na natin yung related sa narration, ay atin na ngayong masasagutan ito. So, who is telling the story? So, sige nga. So, sino ang nagkukwento, ano, sa istoryang yon na si Mabuti. So, ayan, isipin nyo ang sagot. And then, ang sagot dyan ay syempre, ay si student ni Mabuti. So, sa ibang, ano, reference, ang pangalan daw ng student na yun ay si Fe. So, yan, si Fe yung nagtetell ng story. Yun yung student. So, ngayon, ang nakalagay dyan, ano? What point of view? Okay, what point of view? So, kakabanggit lang natin yan, ano? What point of view is used? So, ang ginamit dyan, syempre, ay first person or first point of view dun sa istorya. Kasi, kung makikita natin, mismong narrator. Mismong yung estudyante. Narrator kasi, ano? Estudyante. Okay, na nagkukwento. Mga pangyayari na yon na ba't kayo si Mabuti, ano, ay kaya first person siya. Diba? Kung babalikan natin ang first person, so, siya mismo ay involved dun sa istorya, yung narrator. So, I. May ginagamit ng mga word na I, yung mga ganun. Sige, next na kaagad. So, why is she telling the story? So, bakit daw niya kinukwento yung istorya na yon? So, ano sa tingin natin kung bakit kinukwento ni Fe? Fe kasi ang ano eh, ang katawagan sa pangalan daw niya. So, ang sabi doon, actually, ang dating kasi dahil nga sa na-inspired, na-inspire siya sa sabihin na nating buhay ni Mabuti bilang babae. Ay babae pa naman yon yung student na nagkukwento daw ngayon sa istorya. So, ngayon, that is why since na-inspire siya, ay di kinukwento niya. So, parang ganun. Yun lang naman yung pinaka-idea sa sinasabi nating why
she is telling the story. And in addition to that, ano, it may be she wants to share the gallantry or bravery of her teacher who faced the worst obstacle. Okay? So, yun, mga ganon. So, talagang gusto niyang ikwento yung katapangan ni Mabuti. Okay? So, yun lang naman yun. Sige, next na kaagad. How is the story told? What technique is used? So, ano daw yung mga technique at paano daw siya sabihin na natin na narrate or na sabihin na natin na istorya, no? So, ayan. Kumbaga, yung si Mabuti, paano daw siya na kwento? So, nakwento siya sa pamamagitan ng paggamit ng anong technique? So, it is told by recalling the important circumstances happened in her life. So, mismo kinukwenta niya ang kanyang mga nangyari in the past in relation to si Mabuti. In relation kay Mabuti. So, anong tawag doon? Flashback. So, diba? Sa ating binanggit kanina, pagka sinabing flashback, so, binabalikan mo yung mga unang pangyayari bago ka mismo dumako dun sa present story or present time. So, ayun, flashback ang technique na ginamit natin dyan. So, what do you think if the story is told in another perspective? Siguro, magiging sagot natin, maring less dramatic or more dramatic. Depende kasi yan, ano? Halimbawa, kapag ang dating ay second person, ano? Second point of person view or point of view. So, mismong ikaw ang kinakausap, ano? Mga ganun, or ikaw ang kinukwento. So, mas dramatic, something like that. Mas malakas yung impact sa iyo. Mas ma-feel mo yung story kapag ikaw yung kinakausap. Diba, ganun naman talaga. Kapag ikaw ang kinakausap, mas ma-feel mo yung sinasabi. Whereas kapag pinaparinggan lang or iba yung kinakausap, parang wala kang pakialam. Diba, ganun? So, ayun. Yun lang naman. Parang ang ating mga sinagot dyan, yung mga summary lang, hindi yung buong-buong sagot. Kaya napaka-ikli lang ng aking pagkakasagot. Okay? So, parang ganun ha, yung sagot. Or magiging sagot kapag nag-analyze tayo ng story. Alright. So, next. Ito na tayo sa team. So, doon sa kanina, sa narration, ngayon dako naman tayo sa team. So, sa team, nakalagay dito yung mga katanungan dapat sagutin daw. What reality of life is shown in the story? Which part of the story reveal this? If you were Mabuti, how will you react to people's negative comment to you? If you were a teacher, or if you knew your teacher's secret, will you react the same as the student who said, gaya ng kanyang ama? If you were Mabuti, how will you respond to this reaction? Ngayon, bago natin sagutin yung mga tanong na yan, atin munang bigyan ng paliwanag yung about sa team. Ang lagi dyan, the theme of the story is underlying message or the central idea. Kumbaga, main idea. It is about life that the author is conveying in the story, which is universal in nature. It is about human experience. So, di ba kapag sinabi nating team, it is about particular topic or subject. Let's say, for example, about sa courage, about sa friendship, about sa love, about sa family, at kung ano na paman. Ano? So, ayun. Yun yung idea ay team. Main idea, no? Kapag sinabi nating team, central idea. Now, short story often have one team. Siyempre, kapag short story lang, limitan isa lang yung kanyang central idea. Okay. Alam naman natin yan. The theme is entwined in the story which is reflected in the character's words and actions, events, and other elements. The reader can ask himself the following to get the theme. So, kumbaga, ito yung mga guide question, ano? Para sabihin na natin, malaman natin yung tema. So, what is the author trying to convey in the characters and events of the fiction? So, what are the key phrases or sentences? So, repeating symbol or motifs is a writer's way of revealing the theme. So,
So ayan, yung kapag inuulit, nakikita natin, napapansin natin na may gustong ipaliwanag, something like that. So key phrases or sentences. What's the big idea? So ayan, love, hate, war, passion. Yun nga, parang yun ang pinaka-central idea, di ba? So ayan. Does the title suggest the theme? What does the story tell about human life? Yan. So yan, kinukonekta natin, di ba? So sige, balik tayo dun sa mga question kanina. So bago tayo dumako sa emotional appeal, ay ito. Sagutin natin itong mga tanong na nakasa dito. So ngayon dun sa kwento ni Nasi Mabuti. Okay? So unang tanong dyan nakalagay, ano? What reality of life is shown in the story? So, ang maaari maging sagot natin diyan ay, siyempre, most of us encounters problems. It may be light or heavy, ano? So, there are people naman who chooses to show it to other people. But there are people naman na kinikip na lang nila sa kanilang sarili. Katulad ni Mabuti. Okay? So, yun, mga ganon. So, na maikukonekta natin sa reality of life. Di ba? May mga ganun naman tao. Yung iba showy, yung iba talaga ay secretive. Okay? So, ayan. So, yun lang naman. Kumbaga, pahapyaw lang na sagot. Ano? Para dun sa unang tanong, what reality of life is shown in the story? So, next, which parts of the story reveal this? Okay, dun sa ating nasabi. Ano? So, which part of the story reveal this? Ito yung pangyayari kung saan, ang tawag dito, naikwento niya yung kanyang pamilya na namatayan siya ng asawa, tapos yung kanyang anak ay nag-aasam na maging doktor. Ay yung kanyang asawa ay doktor, pero namatay. Tapos, she found out na yung palang kanyang asawa ay, kumbaga, merong ibang asawa, ano? Ibig sabihin, may kabit. So, nung namatay pa, saka pa niya nalaman. Okay, yung mga ganong bagay. So, ngayon, yung ganong problema ay sabihin na natin hindi niya sinishare sa iba or sabihin na natin tinatago lang niya. Pero since na-reveal, sapagkat natanong siya, ano, kaya yon. So, yun, ang sagot natin sa which parts of the story reveal this. The next, so, kumbaga, mga sagot lang naman natin sa ngayon na yung mga pahapyaw lang, hindi talaga complete. So, para at least magkaroon kayo ng idea. So, if you were Mabuti, how will you react to people's negative comments to you? So, kung ikaw daw si Mabuti, paano ka magre-react? Or ano magiging reaction mo sa iba? Ano? Na something negative ang sinasabi sa iyo. So, well, siyempre, kailangan mong mag-act professionally. Okay, alam nga namang ibuhos mo yung galit, yung kinikimtim na sama ng loob, sa yung nararamdaman, sa yung experiences in the past. So, you should act or react professionally. Ano? If you were Mabuti, how will you react to people's negative comments to you? So, react professionally. Okay? Yung mga ganun lang naman. So, next, if you knew your teacher's secret, will you react the same as the student who said, gaya ng kanyang ama? Ang idea dyan, parang keyword na sagot, ay respect. Siyempre, re-respeto mo yung nakakataas sa iyo. At sasabihin mo ba naman yung sekreto niya sa buong klase? Sa bagay, ito naman ay ano lang, fictional, ano? Pero, ang idea, ganyan. So, respect. Learn to respect, ano? So, kahit sino naman, kahit hindi teacher or ibang tao, kapag bigla mong sinabi yung secret nun, so, natatagong secret, sinabi mo sa publiko or maraming tao, siyempre nakakaya, diba? So, kaya dapat, nakalagay dito, ano? If you knew your teacher's secret, will you react the same as the student who said gaya ng kanyang ama? So, hindi mo sasabihin din na gaya ng kanyang ama. So, learn to respect. Okay? So, yun lang.
Sige, next. Okay, if you were mabuti, how will you respond to this reaction? Okay? So, ayun na nga, parang halos katulad ng mga naitanong kanina. So, anyway, siguro sagutin na lang natin, ha, ng inyong sarili. Base sa inyong analysis. So, ano kasi, dito sa number 5, if you were mabuti, how will you respond to this reaction? Yung ano, ang tawag dito, yung gaya ng kanyang ama. Di ba something na nakakahiya yun? Kung halimbawa ako, teacher, tapos sabihin yung secret ko na ganun, or what? Siyempre, parang nakakahiya. Pero, ano ko siya, kumbaga ang approach dyan ay something, siyempre, professional lang, ano? So, ayun, yun lang naman. Parang katulad din ng tanong kanina kasi yan eh. Kaya din naman natin masyadong binibigyan ng emphasis. Okay, sige, next. Okay na tayo dyan, ano, sa mga tanong na yan. Next na tayo. Tapos na tayo sa team. We have emotional appeal. Ito madali na, emotional appeal. How did you feel while reading? So, how did you feel daw? Read the story parts that make you feel that way. What are these lines that make you feel that way? So, kaya na lang sumagot niyan, ha? Okay? So, ito, sa emotional appeal, moves the emotion of the reader or audience. So, kumbaga, binigyan ko lang kayo ng mga guide answer na rin. Bukod sa question na nakalagay dito, ay kumbaga, hindi natin sasagutin lahat-lahat or buong-buo. Okay? At least, magkaroon kayo ng idea. So, yan. Emotional appeal moves the emotion of the reader or audience. It is a way or method used by the author to create emotional response among his reader or audience. So, sige, basahin na lang muna natin, ha. Persuasive writing is used. The language should sway the emotion to convince the readers. From the word itself, persuasive, persuasion. Parang pamimilit. Parang ganun na rin, no? Para ma-convince. The author feels more emotional content with descriptive details to make the readers feel the scene. Yan. Next, under pa rin ng emotional appeal, ginagamitan daw ng metaphor or simile. Diba kapag ka metaphor, illustration siya, kapag ka simile, ginagamitan siya ng like, yung word na like. Okay? So, parang kinukumpara. It's often used to create comparison. Ayan pala, nakalagay na pala dyan, ano? At hindi pa natin nababasa. To feel the connection in the story. So, ayan. Next, author shows emotional scenes rather than telling, making characters sympathetic or unsympathetic. So, pinapakita mismo yung emosyon na nararamdaman ng characters, di ba? Using words which can greatly affect readers' emotion, turning the story in an unexpected direction, and using details to mire readers in the reality of the scene. Okay? So, yan ang under ng emotional appeal. Ano, na sinasabi natin. Emotional appeal. Okay. Pero kung ating sasagutin na yung unang tanong na nakalagay dyan na how did you feel while reading, so masasabi mo na you feel blessed kasi you didn't feel alone. So kapag may problema ka, so masasabi mo na aba, ito si Mabuti. Halimbawa, dun sa kanyang approach kay Fe, dun sa student, ay pinadaman niya kay Fe, ano, na hindi siya nag-iisa. Okay? Something like that, ano? Yan. How did you feel while reading? So, personally, ikaw na mabilang reader, okay, na-feel mo yung ganong pakiramdam, ano? So, anyway, sige. Read the story first that make you feel that way. Yan, kumbaga, sinagot na rin natin, ano? O sasagutin na rin natin. The part when she told story about her daughters and her dreams about her being a good doctor. Okay? So, yung mga ganun. Sige. I think let's proceed na sa next. At tunay, hindi naman natin yung kailangan sagutin. Eh. I mean, dapat kayo magsasagot niyan. Ano? Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng idea. Okay, next. Literary approach. Actually, ito na yung last. Feminism. So, is Matute's creation of Mabuti's moral? Siyempre, kasi nagpapakita ng courage, ano? Katapangan. So, in spite of difficulties, ano?
tsaka mga obstacle in life. So, nagiging positive pa rin si Matutes. Kaya moral siya. Okay? So, comment ang mabuti supports to her daughter's dream of becoming doctor. Kumbaga, hindi siya nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Nasabihin na natin, namatay yung kanyang ama. Okay? Nung bata. Yung kanyang asawa ni Mabuti. Pero hindi makaka-apekto sa pag-asam ng kanyang anak na doctor para sa pag-asam na maging doctor din. Does Matutes or Matute elevate or not women's roles in society through Mabuti? Ah, Matute. Yung ano, author pala, no? Does Matute elevate or not women's role in the society through Mabuti? Yes, ano, actually, kumbaga, ini-empower niya yung women na pinapakita na kahit sabihin na nating wala ng asawa kasi nga namatayan, ay di parang siya pa rin ang tumatayong dalawang magulang. Okay, ama at ina, kumbaga sa kanyang anak. Tapos, nagiging matatag siya bilang kahit babae siyempre naman. Ano. So, ayun, di ba, alam naman natin mga babae kalimitan, emotional. So, kumbaga pinapakita natin dito sa story, yung feminism na rin, ano, na tinatawag natin, kumbaga uplifting women's role in society. Okay? So, ganun lang naman yun. Next, nakalagay dito, feminism uplifts women goals by defining and establishing equality in the family, civil, society, social, political, and economic arena. So, feminist literature is often associated with literary pieces written by women that deal with women in the society. So, it also involves characters or ideas which hide the common gender norms dominated with masculinity. This approach gives an impact to the voice of women. So, ito namang mga feminism na tinatawag din natin. Siyempre, mga babae nagsusulat ng kwento. At ang binibigyan nilang focus, yung role ng babae. So, ganun. Diba, kabaligtaran ng feminist masculine. Okay, masculinity. Feminism, masculinity. So, ganun lang naman yun, ano? Kumbaga, minabalance din natin, ano? Hindi naman laging masculine or sabihin na natin lalaki ang sabihin na natin mas malaki yung role, ano? Sa pamilya. Actually, babae pa nga, ano? Patunay na buhay. Pero, depende yan. Pero, ang idea, para itaas yung mga kababaihan, yan, tinatawag natin yung term na feminism or feminist. Okay? So, ayun na ang idea dyan. So, new historicism naman ang pinakalas na ating i-discuss. So, dito nakalagay yung mga tanong, what expression in the story tell you this story was written long time ago? So, is the case of Mabuti still present in schools? So, if you were an owner of school, will you hire a teacher like her? Okay? So, ayan. Kumbaga, kayo na lang magsagot, ano? So, new historicism. Pero hindi ko muna pinagagawa ng activity. Kumbaga, sagutin nyo muna sa isipan nyo. Okay? So, new historicism deals with the cultural context during the writing of the piece of literature. This approach interprets literature for its meaning or idea in a particular socio-historical atmosphere. It needs an understanding of the author's milieu and the cultural context during its production. Dito kasi, ang example kasi, halimbawa dito sa new historicism na sinasabi, halimbawa, yung belief that what happened 100 years ago was meant to happen and shape what is happening ago. Okay? Yung mga ganun, kumbaga kinukonekta mo yung nakaraan, kaya nga new historicism. So, ganun, nakalagay dyan, ano? So, deals with the cultural context during the writing of the piece of literature. This approach interprets literature for its meaning or idea. Kumbaga, nakaka-apekto yung nakaraan sa present. It needs an understanding of the author's milieu, and the cultural context during its production. Okay? So, ayun lang naman. So, actually, yan pala ang last slide natin. Okay? So, ayan.
Diyan nagtatapos ang ating lesson sa unang part ng ating discussion, ano, about sa Philippines. Actually, meron pa yung second part under ng Philippines. So, more on kwento lang, tapos analysis. I mean, now, mabasahin natin yung kwento, then i-analyze natin ang sarili natin. Okay? So, ganun na mangyayari. And then, kung may additional pang mga discussion, syempre, ay lalagyan natin. Okay? So, ganun. Para sa ating next discussion under ng Philippine Literature. So, ayan. Diyan nagtatapos ang ating lesson na first part para sa panimula, ano, ng about sa Philippine Literature. Sa ASEAN Literature na ating subject. So, have a nice day and God bless.